Alam niyo, nanood ako nung una ko tong nakita kay Ang Pahina. No? Pero hindi ko masyadong pinapansin. Sabi ko kasi pagkabangayan ng mga vlogger, ayokong nakikisakay. Nakita ko to kay Ang Pahina. Hindi ko lang masyado binigyan ng pansin. Tapos nanood ako kanina kay Mike Cervera. Mukhang iisa yung tono nila ni Takeru Miyamoto, ni Coach Jarrett. At sino pa ba? Oh. Dito ko unang nakita ito eh. Kay Ang Pahina. Dali ah. Saan ba banda yun? Ito, puro bangayan ng mga vlogger. Yo. Dami pa nga ako dito pero ayoko nang pumatol sa kung kani-kanino. Hindi ko level yung ganung sitwasyon. Baka mapulaan ako ng mga estudyante ko eh. Nasaan na ba banda yun? To. Nag-content si Ang Pahina ng mga sumusunod. Kaugnay po ng pahayag ng mismong BARM. BARRMM. Ngayon, hindi ko to pinansin. Kasi, sabi ko, baka bahagi lang ng mga bangayan ba? Tapos, napadaan ako kanina kay Mike Sorbera. Doon, tahasan niya rin inaakusahan si Secretary Lagdameo ng korupsyon. Na-curious ako tuloy. Banalikan ko tong post ni Ang Pahina. Tapos, tiningnan ko muli. Tiningnan ko ngayon yung vlog ni Takeru Miyamoto. Puntahan natin na si Takeru Miyamoto. Nakalay pa si Tol DJ. Pero pasensya ka na, Tol DJ. Ah. Takeru Miyamoto. Ito po yung vlog ni Takeru Miyamoto. Ipadidinig ko po sa inyo ah. So yun, no? So kamusta po mga ka-streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-streetwise, no? Itong balita po na to ay nakakainis na nakakaasar. Kasi po, napasok po ng Trojan Horse ang loob po ng Malacanang. And actually, very specific itong si Takeru Miyamoto dito. Tapos tahasan niyang papangalanan at sasabihan ng corrupt itong si Antonio Lagdameo. Tahasan niya rin sa nabihan na may isang bilyon yata yung involved na pera. Ito, papaunahan ko na kayo mga tol. Regardless kung ang sinasabi dito ni Takeru Miyamoto ay totoo o hindi, this is cyber libel. Dapat maunawaan po natin yan eh, bilang content creator. Hindi porket nagsasabi tayo ng totoo, hindi na tayo makakasuhan ng cyber libel. Assuming na totoo ito, yung binibintang nila kay Antonio Lagdameo, do you think hindi sila pwedeng kasuhan ni Antonio Lagdameo for now ng cyber libel? Pwedeng pwede. Tuloy natin. Ito po ay malapit kay Presidente Bongbong Marcos. Actually, pati kay First Lady Lisa Marcos din pala, no? So, yan, no? So, kasi mga ka-streetwise, no? Itong si Sap Lagdameo. Yan. So, bali siya yung ano, special assistant. Pinangalanan niya, mga tol, ha? Actually, kahit hindi mo nga pangalanan ng isang tao kapag ang pagkakakilanlan nito sa paningin ng ikatlong katao ay siya yun, identifiable, pwedeng-pwede. Parang ako na walang iya. Ang tanga mo naman, Janel. Ano? Tanga ka ba, Janel? Ako kahit kailan, hindi mo ako makakasuhan ng cyber libel dito. Para saan pa, nag-top 1 ako sa board exam. Ha? Anyway, hindi kita papatulan, Janel topic, kaya lumayas ka na. Ayoko makipag-usap sa mga tanga at bobo. O, tuloy tayo rito. Special assistant to the president, di ba? Si Anton Lagdameo daw po ay pinag-re-resign ng BARM. Ito. Kasi nga daw po sa pangungurakot ng 1 billion pesos. Yung pahayag ni Takeru, may daw.
kasi daw sa pangungarakot daw po ng 1 billion pesos. Pero kung ganun lang sana yung comment niya, okay pa eh. Pero hindi ganun eh. Pakinggan po ninyo ha. Actually, ang malupit kasi dito mga kababayan, itong si Anton Lagdameyo po ay isa po sa mga financier ni Presidente Bongbong Marcos nung eleksyon. Tama naman yan. Puntahan po natin yung Antonio Lagdameyo. Tingnan natin yung kanyang naitulong kay Pangulong Bongbong Marcos. May pinakamalaking kontribusyon sa kampanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., si Special Assistant to the President Antonio Lagdameyo Jr. Batay po ito sa inihang Statement of Contribution and Expenditures o SOCE ng Pangulo sa COMELEC. Nagbigay si Lagdameyo ng 247.23 million pesos na halaga ng kontribusyon mula sa partido. Sa kwenta ng ABS-CBN Investigative and Research Group, halos 40% ito ng kabuang 624.68 million pesos na halaga ng contributions kay Marcos. Si Lagdameyo okay. Po ang tumayong treasurer ng Partido Federal ng Pilipinas. Ganyan kalaki ang tulong ni Antonio Lagdameyo sa kanyang matalik na kaibigan na si Pangulong Bongbong Marcos. Balikan natin yung vlog ni Takeru. Isipin niyo ito, tingnan natin na kung magkano yung dinonate ni Lagdameyo dito. Hanapin natin. Oh, ito. Special Assistant Anton Lagdameyo was Marcos top campaign donor in Halalan 2022. So magkano yung dinonate, di ba? A former lawmaker and now the Special Assistant of the President Ferdinand Bongbong Marcos was the latter top campaign donor in the May elections. So Anton Lagdameyo, the treasurer of Partido Federal ng Pilipinas, under which Marcos Ran donated a total of 247 million. Di ba? 247 million po ang dinonate po ni Lagdameyo. So, syempre, ito kasi ha, huwag tayo magpaka-ipokrito, no? Politika yan eh. Okay. So, ang point pala dito, no, nag-donate, tapos nung nabigyan ng posisyon, ang nangyari, nangurakot. Yun. Hindi ito reaction lamang, mga tol. Ito ay akusasyon. Kasi, ipagpalagay natin na may balita na babasahin natin mamaya ito. Lagdameyo accused of pocketing BARMM funds. Pwede mong basahin at reaksyonan ito, pero wag mong husgahan yung tao. Malinaw ang sinasabi dito ni Takeru Miyamoto sa kanyang followers at sa publiko na kurakot base dito sa balita na kanyang nire-reaksyonan si Antonio Lagdameyo. Inusgahan niya na po rito si Antonio Lagdameyo. Tuloy po natin. At billion of pesos yung binalik. Oh, kasi mga kababayan, no, kung ito panahon ito ni Digong, no, ako naniniwala kung ganito eh. Pag ito panahon ni Digong to, yung mga nag-donate kay Duterte. So ito, ganyan kasi politika sa Pilipinas eh. Pag nag-donate ka, automatic talaga yon na posibleng ma-appoint ka. Okay. Pero nung panahon po ni Duterte, yung mga tumulong sa kanya ng eleksyon, nung na-appoint, pinabayaan niya lang. Pinabayaan niya lang sila Dennis Uy, di ba? O sipin niyo si Dennis Uy nag-donate tapos, di ba? Tinan niyo nangyari kay Dennis Uy. Di ba? Yung mga manbigla pagkatapos ng termino ni Duterte. O, pero itong mga kababayan, no, itong si Anton Lagdameyo po, nag-donate ng 200 million pesos. So ngayon po, is posible po itong masibak. Dapat yung masibak to eh. Oo. Dapat masibak. Urap. Dapat masibak. O yun. Bilangin natin ha. Diba? Kasi billion of pesos naman ngayon ang kinukubra. Hmm. Ay nako. So tinan nyo to ha. Lagdameyo accused of pocketing BI. Ito, balita yung binabasa ni Takeru. Balita. Ano? Usually, kapag ka nagre-react tayo, ayon sa balita, hindi tayo nagsasabi na ginawa talaga. Si Rodrigo Duterte, mamamatay tao, ayon sa balita. Si Rodrigo Duterte, manyakis, ayon sa balita. Si Rodrigo Duterte, korap, ayon sa balita. Si Rodrigo Duterte, responsible sa paglipana ng Fogo, ayon sa balita. Pero iba yata yung sinasabi dito nitong si
Takeru Miyamoto ngayon. Wala akong galit kay Takeru Miyamoto, hindi kami magkagalit nito. Nire-reactionan lang natin. In the first place, syempre, pare-pares tayong PBBM supporter and vlogger, and the first thing to do is to defend and protect the president and all his allies. Alam naman natin na si Antonio Lagdameo ay kaalyado ng ating Pangulo. Kaya basically, hanggat walang matibay na ebidensya laban kay Antonio Lagdameo, hindi mo ako mapagkukonclude ng ganitong mga bagay katulad ng sinasabi ni Takeru Miyamoto. BARMM Funds, BARM, okay? Former Technical Education and Skills Development Authority Chief Suharto Maganda Dato. So ito yung mga nagrereklamo, yung mga Maganda Dato. 'Di ba? So accused Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. for pocketing billions of pesos intended for the development of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Actually, mga kababayan, mabigat po ito. Kasi itong BARMM, itong BARM, mga kababayan, ito po yung unang-unang parliament government under po ng unitary government ng Pilipinas. Okay? Kasi mga kababayan, tayo po ay unitary government. Sabi nun, presidente. At nasa presidente po, nasa Maynila po, yung buong what they call this, yung buong transaction po ng buong Pilipinas. Unitary form of government tayo eh. Pero ito pong BARM, mga kababayan, ay binigyan po ng pagkakataon na maging parliament itong BARM under the unitary form of government. So alam nyo kung bakit maganda ito, mga kababayan. Kasi po, pag ito po naging successful, itong parliamentary form of government po sa BARM, pag ito naging successful, kasi magkakaroon sila ng sarili nilang batas regarding sa negosyo. Magkakaroon sila ng sarili nilang batas regarding sa religion. Di ba? So pag ito po naging successful, mga kababayan, ibig sabihin nun, ang dapat po na form of government natin sa Pilipinas ay parliamentary din. Di ba? Yun nga lang, paano magiging successful po itong BARM po na to kung hindi pa nga... I do not agree doon sa opinion na yan ni Takeru, pero sige, pagbigyan natin siya. Nagsisimula, may nakawan ng nangyayari. At ang masakit dito, mga... May nakawan na nangyayari, 4 beses na. Kababayan, is malapit pa talaga sa Malacanang. Okay. Malapit sa Malacanang kasi special... Ito, hindi na balita ito, mga tol, ha? Konklusyon na yung ginawa dito ni Takeru Miyamoto laban kay Antonio Lagdameo. Sige, may mga argumento kayo, yung ibang mga sumusuporta sa mga vlogger na ito, i-address natin mamaya. Well, Special Assistant with the President eh. So ang tanong dito, paano nakapangurakot si Lagdameo? Oh, yan ha. 5. 5 beses na. Kung ako abogado, kumpleto rekados na ang pwedeng isampang cyber libel dito. Tuloy natin. Diba sabi ni Maganda Dato, di ba? Urakot daw. Kasi mga kababayan, no, itong Special Assistant to the President. Ayun, binawi niya naman, sabi daw ni Mangod Dato. Pero ang problema kasi, hindi niya dinideliver yung reaction niya sa paraan na nagre-react lamang siya dun sa balita. Kinoconclude niya. At sa harapan ng kanyang mga follower, lalong-lalo na yung mga naniniwala sa kanya, corrupt na si Antonio Lagdameo. Yun lang man po yun, mga tol eh. Hindi na natin tatapusin yung vlog ni Takeru, pero sa madaling salita, para sa kanya, corrupt si Antonio Lagdameo. Trojan horse ito sa Malacanang. Maliwanag po yun. At lahat ng kanyang pinagbasihan ay balita, pero kinonclude niya kagad. Pangalawa, yung video na ipinakita niya rito. Ito. Ito. Sila yung nag-akusa kay Antonio Lagdameo ng corrupt si Antonio Lagdameo. Basahin natin yung binasa ni Takeru Miyamoto na balita. Lagdameo could not be immediately reached for comment. Ito naman yung ginagamit na argumento nila, katulad ng mga naniniwala sa mga vlogger na ating pong binanggit. Kasi kinukumpara nila si Antonio Lagdameo kay chairperson ng COMELEC na si George Garcia. Nung inakusahan daw po ito, nitong si Dante Marcoleta ay agad na nagsalita.
Si George Garcia yun eh. Yun yung sa pananaw niya, tama niyang dapat gawin. Ang tanong, nabaliktad na ba ang prinsipyo sa batas na kung sino ang nag-aakusa, sila dapat ang nagpapatunay? Lagi nating sinasabi yan. Kahit sila, sinasabi nila yan. Partikular kapag ka pinagtatanggol nila ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Nag-aakusa kayo na drug addict si Pangulong Bongbong Marcos, kayo dapat ang nagpapatunay. Tapos pagdating dito kay Secretary Antonio Lagdameo, the mere fact na hindi kagad siya nagsalita o hindi nagsasalita, eh concluded na kagad na siya po'y corrupt at Trojan horse ng Malacanang, sa Malacanang, at guilty na kagad sa inyong pananaw. Parang hindi yata tama, ano? Kung kayo ang nag-aakusa, dapat kayo ang magpapatunay sa inyong akusasyon. Hindi yung inaakusahan po ninyo ang magpapatunay sa inyong akusasyon. Oh. I've heard whispers that the reason why projects in BARMM are not completed is because billions of the funds go to you. Oh, chismis pa nga yung sinasabi ni Mang Udadato dito. Even si Mang Udadato, wala pong nilatag so far na ebidensya. Ang sinasabi niya, nakaririnig ako ng mga chismis na ang fondo para sa BARMM ay napupunta sa iyo kaya hindi ito nakukumpleto. Mang Udadato said, there are housing projects that are not completed because the funds are funneled away from it. I've heard that you are practically living in BARMM and BARM officials go to your house almost every month to remit money. Ito, malinaw na parang may politika dito. Kasi sino ba si Mang Udadato? Ano? Ano bang merong kinamang Udadato ngayon diyan sa BARM? Dalawang bagay ang naglalaban dito. Either katotohanan o kasinungalingan. Kanino tayo dapat maniwala? So far, wala muna dapat. Lalong-lalo na kung tayo po'y BBM supporter or loyalist. Kasi kung uhusgahan kagad natin na Trojan horse ito, tapos dito lamang sa balita na ito, sa mga sinasabi lang naman ng mga politiko din na ito, aba, baka naliligaw po tayo ng landas. Ano, maging critical thinker po tayo. Oh, anyway, puntahan natin ngayon yung reaksyon ng mga tao. Kasi nag-post ako sa aking Facebook eh. Ito yung post ng mga ilan po sa naniniwala. May mga nagsasabi na kung ano talaga yung tama naman, na kung sino nag-aakusa, eh siya dapat ang nagpapatunay. Pero meron po dito na nagsasabi, hanapin natin yung banda dito. O, ito. Ito Mark RD. Takeru, Coach, Jared, Mike Cervera, iisa sinasabi kay Sap Lagdameo. Nasa balita na din yan kaya nakaisap na para sagutin ang akusasyon. Hindi porket kaibigan ng Pangulo at nasa admin e kukonsintihin na pag may maling ginagawa. Alam na natin na ang tone nitong Mark RD, kampe kina Takeru. Gayahin niya si COMELEC Commissioner Garcia kung talagang inosente si Sap sa akusasyon sa kanya. Ito lang ang sagot ko dito kay Mark RD. Kayo ang nag-aakusa kay Sap Lagdameo na siya ay corrupt. Bakit si Antonio Lagdameo ang pagpapaliwanagin ninyo at bibigay niyo ng ang berde na ibibigay niyo sa kanya para patunayan na siya ay walang kasalanan? Kung si George Garcia ay pinili na magsalita, abogado 'yon, alam niya ang kanyang ginagawa. Pero wala rin siyang obligasyon sa tao na sagutin ang paratang agad-agaran. Pero minabuti ni George Garcia ang gawin 'yon. Siya 'yon. Iba si Antonio Lagdameo. Kung sa tingin ni Antonio Lagdameo, hindi siya magsalita so far dito, it doesn't mean na may kasalanan siya. Huwag niyong ibigay yung burden ng akusasyon ninyo doon sa tao. Baliktad na ba tayo ngayon? Tutulad na ba tayo sa mga didishits na akusasyon ng akusasyon ang ginagawa? Tapos, si Pangulong Bongbong Marcos, for example, ang pipilitin nilang magpatunay, magpa-drug test.
para yung akusasyon nila mapatunayan daw kung totoo o hindi. Ano yun? Double standard ba tayo? Kapag kasi Pangulong Bongbong Marcos, dahil alam nyo naman lahat ng supporter ninyo ay makapangulong Bongbong Marcos, papanig kayo na ang akusasyon, ang nag-aakusa, ang dapat nagpapatunay sa kanyang akusasyon. Pero kapag ka Special Assistant to the President, katulad ni Antonio Lagdameo, iba ang standard ninyo. Si Antonio Lagdameo ang dapat magpatunay kasi inaakusahan siya. At kapag ka hindi siya nagsalita, eh kasalanan niya. Aba, nakakalimutan niyo yata na ang pag-uugali ni Antonio Lagdameo at ni Pangulong Bongbong Marcos ay halos parehas. Si Pangulong Bongbong Marcos, makailang beses inakusahan ng napakaraming akusasyon, sumagot ba siya sa akusasyon? Pakiisip niyo nga po yun. Sumagot ba sa napakaraming akusasyon si Pangulong Bongbong Marcos sa publiko? Hindi. Sinagot niya lahat ng akusasyon sa tamang forum, sa korte. E kung ganun ang inaantay ni Antonio Lagdameo, sige, magsalita kayo na magsalita ng akusasyon nyo laban sa akin o makita-kita na lamang tayo sa proper forum. O ngayon, punta tayo sa kaibigan natin si Takeru Miyamoto. Takeru Miyamoto at kasama ng iyong mga kapwa vlogger na naniniwala na si Antonio Lagdameo ay Trojan at corrupt. Kaya nyo po bang patunayan yung akusasyon ninyo? Kasi hindi ka na nag-react dito base lamang sa balita. Ikaw ay nag-react with conclusion na talagang corrupt itong si Antonio Lagdameo. Hindi nyo po ba naiisip na si Antonio Lagdameo ay tunay na kaibigan ni Pangulong Bongbong Marcos? Tama yung sinasabi ng isang commenter kanina, hindi porkit kaibigan, poprotektahan mo. Pero hindi nyo ba naisip kaagad na kung gagawa man ng kalokohan itong si Antonio Lagdameo, definitely damay dito si Pangulong Bongbong Marcos. Saka pag-isipan nyo ito ng maayos, kung bilyon ang pinag-uusapan dito, hindi nyo ba naiisip na hindi yan malalaman ni Pangulong Bongbong Marcos? Oh, ngayon nagsalita ang BARM. Paano nyo ngayon to pabubulaanan? Nagsalita sila. Eh sila ay may mga ebidensya. Siyempre sila yung namamalakad eh. Kung magkakapit-pitan dito, sigurado may ilalatag na ebidensya ang mga ito. Ano ang sinasabi sa balita kahapon? BARM Chief Islam's Corruption Claims versus Lagdameo. BARM na mismo nagsasabi, yung binabanggit ng parliamentary government ngayon, sinasabi ng gobyerno niyan na walang kasalanan si Lagdameo. Paano nyo ngayon ito patutunayan kung ang ginagamit nyo lamang ngayon na pinangahawakan yung ebidensya ay balita, pero kinunklud nyo kagad sa balita na yan na corrupt si Antonio Lagdameo? Aba, nakakapagtaka naman yata yung ganun. Ano? Tapos pepersahin nyo ngayon na magsalita si Lagdameo dahil inaakusahan siya? Manila, Philippines. Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Chief Minister Ahod Ibrahim on Tuesday denounced allegation of corruption against Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. Sino ngayon ang paniniwalaan ng publiko? Kayong mga vlogger? Yung mga politikong pinaniwalaan nyo na nagkalat ng chismis na balita? Dahil wala pang ebidensya eh. Sabi ni Mike Cervera kanina may ebidensya daw. I do not know kung ano yung ebidensya ang sinasabi niya. Nasaan ang ebidensya? Kung balita lamang na nireaksyonan nyo, hindi yan ebidensya. Naalala ninyo si Manuel Mejorada. Kilalang kilala ni Takeru Miyamoto si Manuel Mejorada kasi nung panahon na ako'y naloko nung Norman Mangusin na nagpakilalang Francis Leo Marcos, naging magkakatunggali kami noon eh. Tapos itong si Mejorada, nagpalabas ito ng korupsyon di umano ng mga politiko base rin sa mga balita. Ano ang nangyari sa kanya? Nakakulong ngayon. 2 to 8 years for 4 counts of cyber libel ang sineserve na penalty of imprisonment nitong si Manuel Mejorada. Gusto niyo bang mangyari sa inyo yun? According to reports, several political figures in the region alleged that Lagdameo misappropriated billions of pesos intended for the development of BARM. Ibrahim said
This poll claims besmirk Lagdameo's reputation as well as the Bangsamoro government. Kasi seryosong akusasyon ito eh. Hindi lang si Lagdameo ang naapektuhan dito. Even ang Barm government. Kung sinasabi nilang nagkaroon ng misappropriation tapos pinapahintulutan ng Barm government, eh damay ang Barm government dito. Okay? O, tuloy tayo. These libelous claims are entirely fabricated and are filled with ill intent. The Bangsamoro government is studying its legal remedies against those who continue to malign its officers without evidence. O, naririnig nyo ba ngayon ito? Nababasa nyo ba ito, mga content creator na kapwa ko sumusuporta sa ating mahal na Pangulo? Nauunawaan ko kayo na talagang mahal nyo si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kahit sa kaibigan, ipagtatanggol nyo ito kung mali ang kaibigan sa kanyang ginagawa, di umano. Pero dapat, iniisip muna natin na dapat bago tayo nagsasalita, talagang matibay po ang ating ebidensya. Ito, nagbabanta na po. Hindi si Antonio Lagdameo. Ang Barm government, sabi nila rito, pinag-aaralan nila ang mga legal na remedyo para maprotektahan ang kanilang karapatan sa mga malisyosong pagpapakalat ng mga impormasyon ng wala namang ebidensyang pinangahawakan. O, kasama kayo rito, mga vloggers. Hindi lang ito usapin ng mga politiko. Dahil kayo mismo, malawak ang inyong reach, libo-libo ang nanonood sa inyo. Kaya tingin ko, kung meron mang mapaghaharap ng kaso dito, malamang sa malamang, damay-damay kayo rito. He also urged the public to veer away from personal attacks and false accusations and to be careful of malicious statements driven by selfish interest as the 2025 election draw near. Iyon, dapat naiisip niyo yun. Malapit na ang halalan. Ang mga politiko, kailangan nilang mamulitika. Tayo namang mga content creator, kailangan nating mamulitika pero dapat naaayon sa tamang kaparaanan at naaayon sa batas. Ang pagpapakalat ng mga malisyosong impormasyon, lalo na makakasira sa reputasyon ng iba, ay paglabag sa batas. At alam naman ninyo kung ano ang kapalit niyan. The upcoming midterm polls mark the Barm's first parliamentary election in history. Let us all work together for a peaceful, honest and credible first parliamentary elections in the Barm. Let us continue to serve the Bangsamoro with pure hearts and sincere intentions. Yan po ang sinabi ng pinuno ng Barm. Kaya dito malinaw na ang akusasyon laban kay Antonio Lagdameo ay gawa-gawa ng mga nag-aakusa sa kanya. Hindi natin alam kung totoo yan o hindi. Pero ang pagpapatunay diyan ay sa mga nag-aakusa. Ngayon, sa mga manonood, particular nitong mga vlogger na binanggit po natin, huwag niyong baligtarin ang pangyayari. Ah, nag-aakusa yung mga vlogger na pinapanood ninyo eh. Tapos si Antonio Lagdameo, yung pagpapaliwanagin ninyo sa akusasyon nila. Eh dapat sinabi niyo na rin kay Pangulong Bongbong Marcos ang ganito. Pangulong Bongbong Marcos, magpa-drug test ka, patunayan mo sa taong bayan na ikaw ay hindi adik. Kasi ganun yung paniniwala ninyo pagdating kay Antonio Lagdameo eh. Pero hindi nyo gagawin yan. Kasi ang ginagawa ninyo, talagang pinagtatanggol ninyo si Pangulong Bongbong Marcos dahil alam ninyo na kayo'y supporter at ang mga nanonood sa inyo ay talagang truly supporter and loyalista ni Pangulong Bongbong Marcos. Eh how about dito kay Antonio Lagdameo? Ibang usapin ba? Porkit ang mga nanonood sa inyo, naniniwala sa inyo? Ano? Eto, wala akong masamang tinapay, nanonood ako palagi sa kanila. Pero hinahamon natin si Mike Cervera, si Takeru Miyamoto, si Coach Jarrett, at kung sino pang mga vlogger na nagsasabi na dapat magpaliwanag si Antonio Lagdameo. Hinahamon ko kayo, bakit nyo kailangan pagpaliwanagin si Antonio Lagdameo? Eh siya ang inaakusahan. Ang nag-aakusa dapat ang subukan ninyong interviewin. Yung mga politiko na pinakinggan ninyo, yung balita na binasa ninyo, alamin ninyo kung sino yung mga politiko na yan at interviewin nyo sila. Alamin nyo kung ano yung mga ebidensyang hawak nila. Pero kung pagbabasihan natin muli, chismis eh. Ano? Chismis yung sinasabi sa balita. Whisper daw, sabi ni Maguda Datu. Wala din siyang pinangahawakang malinaw na ebidensya doon. Ayon sa mga
Bulong-bulungan. Iyon ang sinasabi nitong si Mangudadato na pinagbasihan nyo ng pagbabasa ng inyong mga balitang nireaksyonan. Oh. Di ba? Kaya mahirap ito ngayon. Ang sitwasyon kasi dito kayo nagpapaniwala kay Sultan Kodarat, Governor Dato Pax Ali Mangudadato. Oh, inakusahan nila. Pakinggan natin ito, ha. Sa akusasyon nila, kinonclude nyo kagad na si Antonio Lagdameo ay corrupt at Trojan horse ng Malacanang. Kaya kung may problema, si Sir Antonio Lagdameo, huwag niya dalhin ang kanyang problema at kanyang interest dito sa Sultan Kodarat. He has done a lot of mess in Maguindanao and in Bark. Huwag niya idamay ang Sultan Kodarat. Huwag niya idamay ang mga peace-loving constituents natin dito. Na ang gusto lang ay magkaroon ng Sultan Kodarat na tunay, na top-performing in Kodarat. Oh. Sila, nagsasalita sila, bahagi lamang sila ng BARM. Pero yung mismong BARM government ang nagsasabi na walang korupsyon na nangyari. Sila ang nag-aakusa, sila ang magpatunay. Kayong mga vlogger, kayo ang nag-aakusa, kayo ang magpatunay. Bakit nyo pepwersahin? Bakit nyo ikukumpara itong si Antonio Lagdameo kay George Garcia? Magkaiba yung tao. At ang basic principle naman, uulitin ko lamang, kung sino ang nag-aakusa, siya dapat ang nagpapatunay. Mamahirap yan. Tingnan natin kung saan hahantong ang tagpong ito. I do not want to say anything that could hurt the feelings of these vloggers. Mga kakampi natin ito eh. Ano? Ito naman, kaya ko lang naman kinontent ito kasi gusto ko rin maliwanagan Takeru Miyamoto. Gusto kong maliwanagan Mike Cervera. Gusto kong maliwanagan Coach Jarrett. Ano ang mga pinangahawakan ninyong ebidensya para, in particular, itong si Takeru Miyamoto, i-conclude niya na corrupt, itong si Antonio Lagdameo, na kahit kaibigan, winalanghiya si Pangulong Bongbong Marcos. Na kinonclude niya na bilyong piso ang ninakaw nitong si Antonio Lagdameo. Ano ang ebidensya ninyo? Pagka mapakitaan nyo kami ng ebidensya dahil kayo ang nag-aakusa, baka mapaniwala nyo kami. But so far, nakampi ako dito kay Antonio Lagdameo. Diba? Basic naman dapat sa atin yun, yung mga supporter at loyaliste. Kayo bang mga loyalista? O, ako kasi PDBM supporter ako eh. Kayo bang mga loyalista? Kapag ka inaakusahan ang pinagkakatiwalaan ni Pangulong Bongbong Marcos, maniniwala kayo kagad? Kasi ako bilang PBBM supporter, hindi eh. Bago akong maniwala, kailangan totoo. At kung totoo na talagang corrupt itong si Antonio Lagdameo, aba, dapat may gawin dyan si Pangulong Bongbong Marcos. At kung walang gagawin dyan si Pangulong Bongbong Marcos, kung totoong corrupt si Antonio Lagdameo, papuputulan ko itong buho ko. Pero mukhang hindi ganun ang sitwasyon. Ano? Ang lakas ng ulan. Anyway, naiba yung topic natin, ano? Hindi dapat ito yung topic natin eh. Pero sinegue ko yung topic natin kasi nagugulat ako sa mga nakikita ko, naglilibot ako. Wala akong magawa eh. Naglilibot ako kanina, nanonood ako ng mga vlogger. Tapos ganito pa yung
Okay, nakabalik na ba tayo mga tol? Nawala tayo? Okay na? Nawala ako sa internet eh. Nagpalit ako from Globe, lumipat ako sa PLDT. I hope okay na. Paki-comment nyo naman kung okay na tayo. No? Oh, hindi. Sige, exclude natin. Kung kung sinasabi mo, oh, sige, excuse me po. Coach Jarrett did not conclude that Lagda Mayo is a corrupt one. He only says, oh, sige, si Takeru lang naman yung sinasabihan ko. Ano? Si Takeru lang. Kaya nga sabi ko, kung nakikinig ka kanina, Rodalia Baling Oy Bagbagen, si Takeru tinutukoy ko in particular. Pero may mga nagsasabi kasi sa comment sections eh, na ganun din ang sinasabi ni na Coach Jarrett, Mike Cervera. Si Mike Cervera, ang sinasabi niya, parehas kay Takeru Miyamoto. Puntahan natin yung channel ni Mike Cervera. Nandun ako, nanonood ako kanina eh. Puntahan natin. Si Coach Jarrett, sige, bigay natin yung benefit of the doubt. Di niya sinasabi. Oh, walang problema doon. Pero mali na ikumpara niya si George Garcia kasaka si Antonio Lagda Mayo na dapat magpaliwanag si Antonio Lagda Mayo tulad ng pagpapaliwanag na ginagawa ni George Garcia. Huwag nilang diktahan si Antonio Lagda Mayo. Kung sa tingin nila, dapat magpaliwanag si Antonio Lagda Mayo, eh, tingin lang nila yon. Pero kung ayaw ni Lagda Mayo magsalita sa publiko, may magagawa pa sila? Wala. Hindi naman si Antonio Lagda Mayo ang dapat magpatunay eh, ng akusasyon na ibinabato sa kanya. O, puntahan natin si Coach si ano? Saan ba ako nanonood kanina? Ano bang channel na Mike Cervera? Mike Cervera, no? Ito. Sabi ko na nasira yung negosyo ko kasi aamin din pala. Sabi ko sa inyo, Marcos, bobo. Eh ngayon hindi mo nga alam na para ano, para marami. Ganon. Bebensya ka. Ha? Parang si Mami Peng ang tinutukoy niya rito eh. Pero sa sinasabi ni Mike Cervera kanina, nabanggit niya rito si Antonio Lagda Mayo na ayon sa paniniwala din nitong si Takeru Miyamoto. Kaya basically, kung sinasabi ninyo na hindi humuhusga si Coach Jarrett, sige, i-exempt natin si Coach Jarrett kasi hindi ko pa siya napapakinggan. Ano? Pero napakinggan ko si Mike Cervera. Napakinggan ko si Takeru Miyamoto. Ang konklusyon nila, si Antonio Lagda Mayo, corrupt. Trojan horse ng Malacanang. Oh. Sino ngayon na magpapatunay niyang akusasyon nila? Si Antonio Lagda Mayo ba? Okay? Anyway, hindi tayo masyadong magtatagal dito mga tol at hindi na rin natin itutuloy yung kay Apollo Kibuloy. Cancel na natin yung live streaming na yan. Mas dapat natin na pag-usapan itong issue na ito eh. No? Ito, I do not agree with this eh. Ano? Hindi kinakailangan magpaliwanag ni Antonio Lagda Mayo sa mga tao na ito. Akusasyon laban sa kanya yun eh. Yung nag-aakusa, ang hayaan nilang magpatunay ng kanilang akusasyon. Kung pinipili ni Antonio Lagda Mayo yung manahimik ngayon, wala tayong magagawa. But huwag tayong magko-conclude dahil sa kanyang pananahimik ay may kasalanan siya. Huwag tayo maging double standard. Kasi kung gano'n ang paniniwala nila, dapat magpaliwanag si Antonio Lagda Mayo, sabihin din nila yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nyo ba naiisip yon? Tanungin ko kayo mga loyalista at mga PBBM supporter, hindi nyo ba naiisip yon? Ang diskarte sa pagtatanggol kay Pangulong Bongbong Marcos, sila ang nag-aakusa na adik si Pangulong Bongbong Marcos, kayo ang magpatunay. Huwag niyong pilitin si Pangulong Bongbong Marcos na siya ang magpatunay na hindi siya adik. Ayun ang argumento natin. Tapos pagdating dito kay Antonio Lagda Mayo, babalik na rin ang sitwasyon. Inaakusahan si Antonio Lagda Mayo, tapos siya ang magpapatunay. Siya ang dapat magsalita. Siya ang dapat magpaliwanag. Ba, hindi tama yon. Hanggang dito na lang mga tol. Maraming salamat sa inyo.